My shadow.
above all wisdom and know the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa special service natin ngayong hapon, ang 7 last word ng ating Panginoong Jesus. Marahil po napapatanong po tayo kung ano ba yung essence or kahalagahan kung bakit ginagawa natin yung activity ngayong hapon or yung service natin ngayong hapon.
Alam po natin na kapag yung isang tao po malapit na siyang lumisan sa mundo na to, yung mga salita na sasabihin niya sa huling bahagi ng kanyang buhay, yun yung mga salita na itinuturing natin na sobrang halaga, na gusto niyang maiwan sa mga mahal niya sa buhay, sa kaibigan, ganyan. Kaya ngayong hapon po, babalikan po natin yung huling pitong salita ng ating Panginoon. Lalo na dahil siya yung Panginoon natin. Alam natin na yung mga salita niya talaga nagbibigay buhay. At ngayong hapon, babalikan natin yun. Ayan. So, bago po tayo dumako sa mga magsasalita, magbabahagi po sa atin ngayong hapon, inaanyayahan ko po kayo na sumabay po sa akin sa isang panalangin. Ayan. Let's pray. Lord, salamat po sa hapong ito, Panginoon, na tinipon mo kami, Panginoon, para mapakinggan at mapag-aralan namin, Panginoon, yung huling pitong salita mo, Panginoon, at yung kahalagahan nito sa buhay namin, lalong-lalo na sa pananampalataya po namin. Lord, buksan mo po yung spiritual po naming tenga, yung puso po namin, Panginoon, para lahat po ng mapapakinggan namin ngayong hapon, Panginoon, ay maunawaan po namin at mag-iwan po ito ng aral sa mga puso namin. At magamit po namin para sa pakikitungo namin sa kapwa namin at para sa pagsamba namin sa inyo, Panginoon. Lord, samahan mo po kami hanggang matapos ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa pag-uumpisa po ng ating pag-alala sa pitong huling salita ng Diyos, mahalaga po na maintindihan at maisapuso natin kung ano nga ba ang nilalaman at dapat natin matutunan sa mahuling salitang ito. Alam niyo po, ang mahuling salitang mamumutawi sa bibig ng isang tao ay magbubunyag lamang ng nilalaman ng kanyang puso. Kaya kung tatanungin po tayo, ano po kaya gusto nating maging huling salita o maging huling letra ng bibig kasi natin? Magpapasalamat po ba tayo? Magbibigay ng payo? O hihingi ng patawad? Maaaring ang mga huling salita po natin ay magpapakita ng nilalaman ng puso natin at kung saan natin gustong magtiwala sa huling pagkakataon. Sa mga huling minuto po ni Jesus sa mundo, ginamit niya ito para magdigkas ng huling pitong salita sa krus ng Kalbaryo. At sa mga susunod na minuto po, maghinilay-nilayan po natin ito, dadaanan natin lahat ng salita at ang ninanais po ng aking puso ay may matutunan tayo para sa pagpapatuloy natin bilang mga Kristiyano. Tatagpuan natin ang unang salita sa Luke 23:34-36. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mula po dito, isa sa mga una nating pwedeng matutunan ay kailangan natin ng kapatawaran. Alam niyo po, pag inisip natin ng mabuti, bakit kailangan kaya ni Jesus manalangin tungkol sa forgiveness sa gitna ng matinding sakit at dalamhati? Kasi kung titingnan natin, parang ang appropriate na response for that is mag-express ka ng galit or humagulgul ka sa sakit. At kung ako po yung nasa sitwasyon na yon, I would even curse people. Lalo na alam naman natin inisente si Jesus, pero nagawa niya pa rin ipanalangin tayo yung mga tao na siyang mismong nagpapahirap sa kanya. Sabi po dun, di ba, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang tanong, bakit kailangan na ito yung maging unang pahayag? Bakit ito yung kailangan maging unang salita? At bakit kailangan itong ipanalangin tayo ni Jesus? Kasi parang, pag tinignan po natin, that is completely countercultural. Pero ang rason po, dahil lahat tayo ay makasalanan. At lahat tayo ay basag at sira sa mata ng Panginoon. At ang tanging daan upang tayo maging buo, magkaroon ng buhay na walang hanggan or eternal life is really through forgiveness. Alam niyo po, napakaraming pangit na paglalarawan sa salitang kasalanan. Pero when we see ourselves as someone na sinful or nakakagawa ng kasalanan, alam niyo po, the goal is not for us to feel ashamed or guilty, pero ang layunin po nito ay makita natin, madiscovery natin ang kapatawaran at ang grasya ng Panginoon ay kailangan natin.
Kaya nung sinabi po ni Jesus yung panalangin na to, He's reminding us and teaching us that we need forgiveness at mag-repent before God. Ang pangalawang pwede po nating matutunan ay walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. That there's no sin outside of God's forgiveness. Ano man ang kasalanan natin ngayon, Jesus already conquered that on the cross. Kaya naman hindi na natin kailangan patuloy na maging bihag ng ating mga kasalanan dahil dumating si Jesus para tayo ay palayay. Sabi nga po sa John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam niyo po, what's amazing about this is si Jesus dumating siya para sa mga taong katulad natin. Tayo na makasalanan at nakakagawa ng mali at nakagawa ng mali at masama para iligtas tayo sa mga parte ng mga buhay natin na kailangan ng pagliligtas. This means po that there's no sin that is too much for God to handle because He already conquered that through Jesus. So, what it means for you and for me? Ibig sabihin po nun is, we already have this freedom. Nakatanggap tayo ng kalayaan. Pero, ang problema is, marami siguro sa atin yung nahihirapan na tanggapin ito. Sabagat, alam niyo po, we are performance-based people. Ang ibig sabihin, naniniwala tayo na palaging kailangan natin ng kailangan natin kitain or bilhin ng isang bagay na we have to work our way towards this forgiveness. Pero ang good news po, sinasabi sa gospel ay no, hindi na natin kailangan bilhin. We don't need to earn it even though we don't deserve this forgiveness. Pero ibinigay sa atin ang kapatawaran na ito dahil ang Diyos ay mapagbigay at mapagmahal. Kaya po hindi na natin kailangan magbayad, magpakitang gilas. Dahil may una nang nagbayad para dito sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Pero hindi po ito dahilan or yung pagbigay ng Panginoon ng libre na pagkapatawaran sa atin. Dito nangangahulugan, wala na itong halaga. Kailangan po natin malaman. At ito po yung huling bagay na dapat nating maintindihan. Ang pagpapatawad sa atin ay nakuha sa malaking halaga. Alam niyo po, the reason why forgiveness is costly is because it cost Jesus' life by dying on the cross. And it cost Him everything para tayo mailigtas and ultimately to fulfill the calling that was given to Him. Kaya pag inisip po natin ang malalim, ang pagpapatawad, forgiveness is so expensive because it was bought with a high price. But Jesus knew that it is life-giving. So the challenge for us po, for this first word in Jesus, is that we will always have this posture of forgiveness. Alam niyo po yun na the blessing that comes with this prayer of forgiveness is that Jesus is willing to forgive us. God is willing to forgive us. And sometimes when we don't realize that, when we don't realize those things, feeling natin may utang tayo. But I tell you po, it's all for free. But it comes with a high price. And with that po, sa buhay po ba natin ngayon, are there people in our lives whom we are struggling to forgive them? Or nahihirapan ba tayo lumapit kay Lord para sa kapatawaran? These first words of Jesus po, I pray that this will be a reminder for us that forgiveness was already given to us and kailangan na lang natin itong tanggapin at isabuhay sa lakbayin natin dito sa mundo. We will now go to the second of the last words of Jesus. Let us read in Luke 23, verse 43. It says here, Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." And you know, this verse speaks a lot of God's heart and His promise for us.
Pero balikan po muna natin yung mga nangyari bago ito sabihin ni Jesus. Sabi dito sa verses 39 to 42, "One of the criminals who hung there hurled insults at him, 'Aren't you the Messiah? Save yourself and us.' But the other criminal rebuked him, 'Don't you fear God,' he said, 'since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong.' Then he said, 'Jesus, remember me when you come into your kingdom.' Jesus answered him, 'Truly I tell you, today you will be with me in paradise.'" And you know po, there were two criminals here. And the second criminal asked Jesus to remember him. And that very moment when the criminal asked Jesus to remember him, that was also the moment when Jesus spoke eternal life. What Jesus is offering and promising to us is salvation. You know, that the promise of salvation is not just for the future, but for today. Sabi doon, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Sabi ni Jesus, today, it is in present tense. And alam niyo po, the criminal is also heading to his death. Yet in that moment, Jesus is offering the promise of salvation. This reminds us that our salvation has nothing to do with good works. We do not need to work for that salvation. God is freely offering and giving us eternal life for those who humbly believe in Him. And you know, it shows here how serious and personal Jesus is. He said, "Truly I tell you, you will be with me in paradise." And what is paradise? Paradise is heaven. And this reminds us that heaven is not merely a place. Sabi, "You will be with me in paradise." It is not merely a place, but it is a person. Heaven is where Jesus is. The offer of heaven is Jesus Himself. But how can we experience it? All we need is to humble ourselves before God. And kung babalikan natin ulit yung story, may dalawang criminal. And makikita natin dito yung dalawang responses. And yung unang criminal, he questioned Jesus as king. Sabi niya doon, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." The criminal wants Jesus to perform. The criminal wants Jesus to prove himself. Jesus, di ba, Messiah ka, tagapagligtas ka. Bakit hindi mo kami iligtas at iligtas mo rin yung sarili mo? Because that moment, you know, Jesus was naked. Jesus was wearing a crown of thorns and he's nearing his death. It is hard to believe that he is a king. And how can it prove that he is a king and a savior based on that situation? And that is why the first criminal questioned him. But you know what is so amazing? Jesus stayed silent. He didn't answer because he did not see the need to defend his identity. And makikita natin yung second criminal, iba yung response niya. Kung sabi niya doon, but the other criminal rebuked him, "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And the second criminal called Jesus, Jesus, which means Savior. And he did not just acknowledge Jesus as Savior, but he also viewed Jesus as King, despite Jesus' powerlessness during that time. Sabi doon, "Remember me when you come into your kingdom." He acknowledged that Jesus is a king. And during that time, ang hirap maniwala kung sino ba si Jesus na hari siya, nagtagapagligtas siya. Kasi sugatan si Jesus noon. Nanghihina siya. He looks powerless that time. But the second criminal still believed. Hindi niya tinignan yung sitwasyon ni Jesus, hindi niya tinignan kung yung mga sugat or yung pinagdadaanan ni Jesus. Pero ang mas pinaniwalaan niya kay kung sino mismo si Jesus.
pinaniwalaan niya na si Jesus ay hari na tagapagligtas. And people may not believe it, but Jesus' situation that time did not change his identity as God. Hindi nun binago kung sino si Jesus. That he is God, he is King, and he is Savior. People were mocking him and questioning his identity. But he stayed silent because he did not see the need to prove himself. He did not see the need to prove his identity. And what is so amazing was that hindi pagpa-perform ang naging sagot ni Jesus dun sa criminal. Pero ang sagot niya ay hope. Sabi niya doon, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." Na, ang sagot niya ay hope na even near his death, nagbigay pa rin si Lord. Even near his death, binigay niya ay eternal life at hope para sa atin. And right now, let us come humbly to God and acknowledge Him that He is our God. He is our Savior. He is our King. And let us believe that He can give life and hope for all of us. And for our third word for today, let's open our Bible on John chapter 19, verses 25 to 27. It says here, "Now, there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, 'Woman, behold your son.' Then he said to the disciple, 'Behold your mother.' And from that hour, that disciple took her to his own home." And right now, I'll be sharing you 3 points. All right. The first point is that Mary knows her calling. Mary knows her calling. Alam niyo po, when Mary accepted her calling from God, alam niyang hindi ito magiging madali. Okay? Because she can be criticized and was about to be stoned to death during that time dahil akala nga nila si Mary nag-commit siya ng adultery. But alam niyo po, instead of denying Jesus, or instead of denying her calling, what she did during that time is to stand kung saan siya tinawag ng Panginoon. Not only on her calling, but even stood near the cross. It says here, "Now there stood by the cross of Jesus, Mary, his mother." Why? Because she understands that standing on her calling would also mean standing near the cross. And that is standing even to the point of pain, to the point of sufferings, to the point of risks. And for our second point for today, Jesus knows his earthly responsibility. Jesus knows his earthly responsibility. Alam niyo po, even though that Jesus is really our spiritual figure today, Jesus did not neglect also to do his earthly responsibility. To the point that even though Jesus was already hanging on the cross, he still told to John, the disciple, during that time to love his mother. Why? Because that is his earthly responsibility. And for our third point, all right, for today is that God loves us. God loves us. To the point that while he was still hanging on the cross, even on the other version, it says, he looked down to her mother from the cross. He was still thinking about us. A selfless act, a selfless love, na pwede niya namang isipin yung sarili niya during that time at magreklamo, pero at the end, ang inisip niya pa rin ay si Mary. At ang inisip niya pa din ay walang iba kundi tayo. What a beautiful love of God indeed for this third word for today. For the fourth word of Jesus, let's read Matthew 27, 45 to 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, leba sabachthani," which means, "My God, why have you forsaken me?" Alam niyo po, by this time,
Grabe na yung pag-i-endure ni Jesus sa lahat ng sugat at pinagdaanan niya, naranasan niya earlier that day. Jesus, using his little strength to support his body as he was hung on the cross, this was his words, my God, why have you forsaken me? And if you will read po the previous chapter, when Jesus was preparing for the crucifixion, in the middle of the night, Jesus was praying, Father, if you are willing, take this cup away from me. But now, in 3 in the afternoon, that same day, this was Jesus' words, my God, why have you forsaken me? Makita natin dito yung transition ng pagtawag ni Jesus kay God as Father. And that same day, kay God as God. You know po, he wasn't able to call him Father. And why is that? Because Jesus was going through what it means to be sinful. He started in the middle of the night praying, my Father. But this time, Jesus was calling him God. At hindi po nagtatampo si Jesus dito. Kasi at this moment, God really had forsaken him. Hindi iniisip ni Jesus dito yung physical pain or emotional pain, but Jesus was feeling the pain of being forsaken by God, by his Father. And this is the greatest pain, and this is the greatest of all the pain. And why would God forsake his one and only begotten Son? In 2 Corinthians 5:21, God made him, referring to Jesus, God made Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in him, so that in Jesus, we might become the righteousness of God. The cause of sin is to be separated from God, to be forsaken by God. And Jesus was going through that because Jesus became sin for us. Dito natin makikita kung gaano katotoo at kaseryoso yung sin, yung kasalanan sa buhay natin. Jesus became sin for us. And what is the consequence? He was forsaken by God. When Jesus was praying, Father, if you are willing, take this cup away from me. Hindi niya dito sinasabi yung physical pain na mararanasan niya if he'll go through the crucifixion. Jesus was talking, take this cup away from me kasi ayaw niyang mahiwalay sa Panginoon. Ayaw mahiwalay ni Jesus kay God. I don't want to be separated from God. Gusto ko manatili lang sa presensya mo, Panginoon. I wanted to be with you. Alam niyo po, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit was united since the beginning of time. Their unity transcends time, but at this moment, God had forsaken his one and only begotten Son. Jesus did this so that in him, we might become the righteousness of God. And in Psalms 22:1, it says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Alam niyo po, this verse, this was written years ago. Pero ito din ang mismong naging salita ni Jesus nung pinako siya sa cross. Kasi he was going through the same thing. The psalmist and Jesus felt the same thing. But what's the difference? The difference is that Jesus was not sinful. Jesus was not disobedient. Pero kailangan dumaan ni Jesus doon. Why? So that you and me will not be forsaken by God. Nung binayaran ni Jesus yung kasalanan natin sa cross, nagkaroon tayo ng seguridad na yung kasalanan ay hindi na tayo mapaghihiwalay sa Panginoon. That we can be separated from the Father and we can be reconciled with Him. Today po, I hope and I pray na makita natin how great was the pain that Jesus went through. That deep pain to be separated from God's presence at maging grateful tayo na meron tayong Savior like Jesus. And as I end, I wanted to read with you 1 Peter 2:24. And I'll read it po in Tagalog. Sabi dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan.
at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So, here's our fifth word in John chapter 19, verse 28. It says that later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." So, in this fifth word, we will emphasize the word thirsty. So, ano nga ba yung ibig sabihin dito ni Jesus when he said, "I am thirsty"? So, Jesus' word, "I thirst," reminds us of Jesus' physical nature or his humanity. Makikita natin na katulad natin, he expresses what he needs. Like us, he can also feel what we are going through, especially during those hardest moments of our lives. So we can say that he is a 100% God and also a 100% man. So we will read in John chapter 1, verse 1 and verse 14. So it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So in verse 14, "The Word became flesh and made his dwelling among us." It explains to us his physical nature. So, and di ba madalas nakikita natin si God as a supreme being. So makikita natin siya na, ay parang ano, hindi tayo naiintindihan ni Lord pagdating sa mga bagay or sa mga sitwasyon na feeling natin nahihirapan tayo. Kasi feeling natin si God, hindi siya nahirapan. Hindi siya nakaranas kung ano yung pinagdadaanan natin. Di ba? Pero sa panglimang word na ito, pinatunayan ni Jesus na dumaan siya sa hirap. At katulad natin, he has a feeling and a need as well, which is evident in a human nature. Jesus was God and took the form of a man. Pero kung titingnan nga natin, bakit pinili nga ni Lord na maging human at dumanas katulad ng mga hirap na pinagdadaanan natin ngayon sa buhay natin? Diba? Bakit niya pinili? E God na siya, supreme na siya, mataas na siya. Makikita natin yan in Hebrews chapter 4 verse 15 to 16. Sabi niya dito, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." "Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." So, sabi din sa Hebrews chapter 2 verse 17, "For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people." So, in short, he needs to take the form of a man in order to die for us, especially for our sins. He took our place on the cross in order to pay our sins fully. He took it not only to pay our sins, but also for us to realize that he can sympathize with us. So, feeling natin hindi siya isang God na hindi tayo naiintindihan tuwing dumadanas tayo pagdating sa mga paghihirap natin. Alam niyo yung sinasabi ng pang-fifth word na ito, hindi. Jesus knows our pain, knows what we feel, what we thought. The encouragement for us is we can come to Jesus with confidence. He understands and he knows us. So, the next thing na mapapansin natin dito, Jesus is aware of his purpose. He was able to fulfill everything with willingness. So makikita natin yan in Isaiah chapter 53 verse 12, kung saan ito yung na-prophesy ni Prophet Isaiah pagdating kay Jesus. Sabi niya dito, "He poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors." So, he knew it well and referred to it again and again. Jesus' action to ask for a drink deliberately prompted by his knowledge of his scripture and determination to fulfill it. So, focus na focus si Jesus para makuha niya or para magawa niya yung pinapagawa sa kanya ni God para sa buhay niya.
So makikita yan natin yan in John chapter 19 verse 28. So the scripture would be fulfilled. Jesus said, "I am thirsty." So even though he already knew what would happen, he still committed to fulfill where he was called by the Father. And for the last point na makikita natin doon, sabi niya dito, Jesus said, "I thirst." To strengthen himself in his throat so that he might cry out his final words from the cross with a loud voice. He was summoning himself to bring it all to completion. Ito yung part na hiningi niya na yung pagkauhaw. Hiningi niya para mais yung pagkauhaw niya, para maibigay niya lahat at masabi niya sa pinakalast na hininga niya na eto na yun. Yan. Mababasa natin yun in John chapter 19 verse 29. A jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, but the sponge on a stalk of the hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. And for our sixth word, let's read from John chapter 19, verse 30. It says here, "When Jesus had received the wine, he said, 'It is finished.' Then he bowed his head and gave up his spirit." Our sixth word is, "It is finished." And the first thing we can see here is that Jesus lived a life that is purposeful. The Greek word for "it is finished" is tetelestai, which means the work is done or the work is completed. Workers, laborers, would often say this to their masters after a day's labor, when their work is finally done and when it is finally completed or perfected. And alam niyo po, no one can say that their work is done not unless they fully know the wholeness of their work or of their task. Alam niyo po yun, walang maaaring magsabing tapos yung trabaho nila nang hindi nila alam ang kabuuan nito. And here, Jesus is strongly saying, "It is finished." He has a strong courage to say that he has fulfilled his work because he was certain of what he has to accomplish in his life. Jesus knows his mission, his task in the 33 years that he lived here on earth. And when this moment came, he knew that this was the end of it. He knew that he had reached the perfection of his task. His work is done. His work is completed. His work is now perfected. And the second thing is that Jesus lived a life that is faithful. Alam niyo po, oftentimes the statement, "It is finished," is associated with victory. Victory which is usually expressed in the most pleasant, in the most beautiful situations, in the most beautiful endings. However, in this passage, it was exactly the opposite. We know na Jesus uttered this while he was crucified, while he was at the peak of death. Jesus, regardless of his situation at the time, was confident that it is the exact completion of what God has called him to do. Jesus, being certain of his purpose, walked in reverence to the Father until his very last breath. And alam niyo po, in our lives today, are there things that we are trying hard to accomplish? Are we trying to live a life with purpose? Or are we striving to walk in obedience? Alam niyo po, our confidence to say "it is finished" would only comes when we know and when we walk towards God's purpose in our lives. And this is the challenge of the sixth word of Jesus. So we will be reading the last word of Christ, his seventh, from Luke chapter 23, verse 46. Pabasahin ko po sa Tagalog, ay sa English, una, sa isang literal na translation, then we'll follow it by understanding yung Tagalog naman. Sabi niya, "Then Jesus, calling out with a loud voice, said, 'Father, into your hands I commit my spirit.' And having said this, he breathed his last.
Sa Tagalog po ang sabi, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. Alam niyo po, isang napakagandang punto to ng interes para sa bawat isa. For the last word of Jesus is not parang huling habilin para sa atin. No? But the final word no, that we can note from it is that it is a word of commitment. Napakahirap, no? Ang hirap intindihin that the last word of Jesus is a word of commitment since this is his anticipated final. Alam niyo po, sa mundo natin ngayon, maraming natatakot mag-commit. I know many of us can relate to that. Napakahirap humanap ng unang-una sa lahat ng pagkakatiwalaan. No? At lalo't higit, yung susunod dito, is yung takot na mapagkatiwalaan. In Greek, in the original Greek word, no, the term that was used means to set before. Parang yung mismong akto na itabi, ibigay, o ilapit. And indeed, we can learn from that word itself that trusting is not just a feeling, but it is giving a part. It is giving a piece of you. It is giving a portion. And just in this case, it is more than that. Jesus entrusted his whole self, everything, his fullness to the Father. Alam niyo po, in our culture, it commonly asks us, magtira ka para sa sarili mo. Kailangan, kaya mo para hindi ka umasa sa iba. Para hindi ka na magtiwala. Para hindi mo na kailangan iasa o ibigay pa yung sarili mo, magbahagi pa ng sarili mo sa iba. Dahil wala na, ikaw pa lang, kompleto na. Galingan mo hanggang hindi mo na kailanganin pa ng ibang tao. But you know, Christianity teaches and it encourages us differently. Jesus asks us to live a life that trusts, that chooses to trust. Jesus modeled a life that fully trusts the Father. Not just trust the Father, but his last voice is not hopelessness, but of trust. Hindi man lang revenge or plan of victory, no? Hindi man lang isang sasabihin niya na magbabalik ako. Pero ang huli niyang sinabi ay nagtitiwala pa rin ako. An emphasis not on the works that God can do or how He will avenge His pain. Hindi man lang sinabing, Lord, ipaghiganti mo ko. But it is a word that directs to His character. Hindi niya sinabing, ipagtanggol mo ko, babawi tayo. Kundi ang sinabi niya, Ama, sa huling hininga ko, ipinagkakatiwala ko ito sa inyo. Hindi sa tumingin sa resulta, kundi sa kung sino ang Ama sa Kanya. What I mean was the result was death, no? In trusting. In living this life of trust to the Father, He was led into death. But it isn't a voice of hopelessness that resided in the heart of Jesus. But it is a word of commitment. That God, I am here, but I am still committing myself to You. Kaya ngayon po, alam ko po maraming nahihirapan sa buhay natin. Ang buhay natin minsan, ang iniisip natin, bakit parang ganito, kalbaryo. Puro na lang ako Biyernes Santo. At may bahagi minsan na ang iniisip natin na ayaw natin na ang maging dulo ng buhay natin is sa sitwasyong ito. Dahil hindi ito yung pwesto na nanalo yung pagtitiwala ko sa Panginoon. Pero si Jesus on His last breath, and this is a dying breath, alam niyo po yun, at mukha siyang talo sa pagkakataon na to. But His words was not, God, I do not believe in You anymore. I do not trust in You anymore. But it is a word that, God, I am still believing even if this is my last breath. Alam niyo po, may bahagi ba na handa tayo na pag nasa mahirap tayong bahagi, kaya pa rin nating sabihin na, Ama, parang sobra na ito ah. Parang malapit na to sa dulo ng PC ko. Ama, parang mamamatay na ako. Pero, ang sabi ni Jesus, na sana ay kayanin din natin, is magsabi na patuloy akong magtitiwala sa iyo. O marami pa tayong bahagi sa buhay natin na hindi natin kayang iwan at pagkatiwala sa Diyos. Mga pangarap na mahigpit na pinanghahawakan at di pinapakawalan at ibinibigay sa Diyos. We have to remember that trusting here means giving something. It is transferring something, transferring ownership into someone, no? Giving it to someone, letting him get a hold of it.
may mga bagay pa ba na pilit nating binabraso at pinubuo ng sarili natin? Mga bagay na ayaw nating ilahad at ialay sa Panginoon. Dahil handa tayo, ang pakiramdam natin is tayo ang lalaban para dito hanggang dulo. Handa ba tayong magtiwala sa Diyos, hindi lang isang bahagi, kundi sa kabuuan ng buhay natin? Sabay po ulit natin itong isipin at sabihin kung nasaan man kayo. Ama, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang buong buhay ko. And today po, as we come into a close into the seven last words, I would like to invite you into this prayer that expresses this trust and commitment to the Lord, na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng tiwala na ibinabahagi o inilalahad natin ang kabuuan natin sa Panginoon. Kung kayo po sa mga panahong ito ay hindi o pilit na dinudurog ng sitwasyon para hindi muling magtiwala sa Panginoon, samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Ulitin niyo po yung salitang sasabihin ko bilang paalala ng pagtanggap at paniniwala sa Kanya. Panginoong Jesus, sa oras at sa pagkakataon na ito ay lumalapit ako sa iyo. Maraming bahagi ng buhay ko ang pumipili na hindi maniwala, dala ng problema, dala ng sakit, dala ng hinagpis o kung ano-ano pang rason, pagdadalawang isip, kawalan ng oras. Pero ngayon, Panginoon, maramdaman ko nawa sa puso ko mula sa inyo na mahal ninyo ako at hindi ninyo ako iiwan. Na pwede akong magtiwala at hindi ako nag-iisa sa buhay na to, kundi sinasamahan ninyo ako. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo at sa buhay na patuloy na magtitiwala sa inyo. Turuan ninyo akong maglingkod ng totoo. Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako sa lahat ng kasalanan at bigyan ng bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayong hapon po ay napakinggan po natin yung pitong salita ng ating Panginoon. Nawa ay maunin po natin ito ngayong hapon at sa darating na weekend habang hinihintay natin, isa-celebrate natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Aalalahanin natin. Salamat po dahil kasama po namin kayo hanggang sa dulo. At ngayon po ay magwawakas na po tayo sa isang panalangin. Lord, salamat Panginoon sa mga salita, Lord, na narinig namin ngayong hapon, Panginoon. Nawa, Lord, Panginoon, ay humipo yun sa puso namin, Panginoon. At maalala namin, hindi lang ngayong araw, pero sa mga darating pang araw, Panginoon, kung ano ba yung kahalagahan, Panginoon, ng mga salita na iniwan mo sa amin. Baunin po namin ito at maging gabay sa pananampalataya po namin, sa paglakad namin sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, at pinagkatipon mo kami ngayong hapon para marinig yung salita mo, Panginoon. Ingatan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po.